Hi mga bahay, this is Louie Encanto from Encanto Networks, Best of the Beast Modification. So, bali, ikabit natin itong illuminated switch, yan. Ikabit natin ito sa old na Sniper 150, yung switch niya. Naka-built-in kasi yung switch ng old na Sniper 150. So, merong mga conversion na gagawin. Mga cuttings, plug and play na yung iba dito. Sabayan nyo akong ikabit ito sa Sniper 150. Yan. So, dito natin ikabit kay Batman. Yan. Ito si Batman, naka 2019 headlight siya na conversion kasi itong motor is, model nito is 2016. Yan, naka-convert yung headlight niya. So, built-in yung switch niya. Plan ko ikabit dito yung illuminated switch. Yung mga conversion na gagawin is ikat dito. Kasi pag ilagay niyo dyan yung illuminated, hindi siya malagay. Kasi naka-built-in na yung old switch niya. Yan. Dapat dyan ikat, magkabilaan. So, bago yan, tanggalin muna natin itong mga brake niya para makat natin dito. Tara, mga bay! Yan, natanggal na natin yung old niya na speedometer holder. Yan, bali dito natin ikat. Dyan banda, magkabilaan. Yan yung headlight cowling cover niya ng 2019. Bali naputol siya kasi natamaan yan siya ng brake fluid. Lumambot yung plastic niya. So, isukat natin itong cowling niya dito para malaman natin kung saan natin ikat. Bali dito natin banda ikat. Dyan banda. Sa line ng cowling niya, i-level lang natin dito sa grave niya para maganda tingnan. Hindi madumi pag-cut. Magkabilaan. Tara mga bay! Bay, naputol na natin yung old niya na lagayan ng switch, magkabilaan. Palilinisan na lang natin dito para maganda siya tingnan. Liyaan natin. Tsaka, isukat natin dito later yung switch. Check natin. So, yan. Nalinis ko na dito sa gilid. Yan. Repaint na lang kulang yan. Kabit na natin dyan. Check natin yung alignment ng mga switch. Tara mga bay! So, yan na yung itsura ng motor natin. Pag nakat na siya dito, napaat na palitan na ng switch. Pit na pit siya. So, ikabit muna natin itong switch dito para ma-wiring na natin. Ikabit natin yung mga wire. So, unahin natin dito sa left side. Kasi dun sa right side is ilipat pa yung throttle niya dun sa switch. Kasi tatanggalin na natin yung original. So, ipit natin to dito. Yan, ganyan na yung forma niya pag nakakabit yung illuminated switch natin. So, bago yan, dahil meron siyang stopper dito, need natin butasan dito yung handlebar para mapasok itong stopper niya. Yan, tara mga bay! Yan, nabutasan na natin sa left side. Later na lang sa right side. Lagay muna natin yung switch dyan. Tara mga bay! So, yan mga bay, na-lock na natin yung switch. Perfect fit siya mga bay. Tsaka yung alignment niya. Hindi siya hassle sa kamay. Same lang talaga sa original yung pagkalagay natin. Yan, yung passing sa likod. Then, sa right side naman ilagay natin yung switch. Yan, so tatanggalin muna natin itong lagayan ng throttle niya. Then, ilagay natin yung switch na right side. Yan, dyan natin ilagay. Then, butasan din natin dito para sa stopper niya. Tara mga bay! So, yan mga bay, nabutasan na natin. Natanggal din na natin yung throttle. So, ilagay na natin yung switch. Tara mga bay!
So yan mga bay, function na yung illuminated switch natin na ni-convert. Yan, salpak at saka pit na siya. Yan, pati yung through tool nakabit na din natin para pa rin original. So bali, ikabit muna natin itong bolt ng speedometer bago natin i-wiring dito. Ikabit yung mga wire niya. Tara mga bay. So yan mga bay, ni-wiring ko na. I-explain ko lang later. Bali, nilipat ko lang yung mga socket niya at meron din akong nikat kasi hindi siya plug and play sa old model na Sniper 150. Yung mga wirings niya iba. So yan mga bay. So bali, hindi talaga siya plug and play sa mga old na Sniper 150. Kailangan mo talagang i-locate yung mga wire niya hanggang sa mapunta siya sa switch. So ang ginawa ko is bumili ako ng mga socket. Dalawang socket yung binili ko. Nilipat ko lang dito yung mga socket niya tsaka mga pin niya para magtugma yung mga wiring niya. So meron din namang plug and play pero sa mga 3-way switch dito at tsaka sa mga engine switch dito sa mga ibang switch. Hindi kasi yan siya plug and play. Yan, male and female. Ito para sa dito, switch dito, para sa ilaw. Yan, sa ilaw sa front panel ko. Yan, yan. Then itong sa engine switch, diyan sa engine switch naggawa din ako ng socket diyan. Papunta ito sa ignition switch para pag naka-off 'yan, hindi aandar yung motor. Yan, and the rest is nilipat ko na lang yung socket. O yan, hindi ko na binidyo kasi baka humaba yung video natin at saka hindi niyo maintindihan. Ang advice ko lang is i-locate niyo lang yung wire ng push button diyan patungo dito sa baba papunta dun sa stock ng Sniper 150 na switch. Yan, kasi hindi talaga siya plug and play. Okay, bago yan, i-arrange ko muna dito. Tara mga bay! So yan mga bay, kabit na natin lahat. Super ganda, kakaiba talaga siya sa lahat ng Sniper. Yan, ito conversion natin kasi yung dito natin is built in siya na switch. Kaya yung ginawa natin is tinabasa natin dito para makabit itong switch. Then binutasan natin dito sa handlebar para sa stopper niya magkabilaan. Then dito na natin nilagay yung throttle natin dyan sa loob ng illuminated switch. About sa wiring naman, medyo nahirapan tayo sa wiring kasi hindi siya plug and play para sa Sniper 150 na old model. Yan. Pero nahanapan din natin ng paraan. So, hindi ko na binidyo yung pag-wiring natin kasi masyadong mahaba. Ang advice ko lang is i-check nyo ang loob nito. Then, i-locate nyo yung wire ng push button papunta dun sa baba na socket. Pero yung iba naman na socket is plug and play lang siya. Kaya, ang mahirap lang is dun sa ignition switch na dito sa engine stop nyo. Tsaka dito sa ilaw ng front panel natin. Yan lang yung mahirap. Need nyo talagang i-locate. And the rest naman is plug and play na lang siya. So yan mga bay, paandarin na natin itong kinabit natin na illuminated switch magkabilaan. Tara mga bay! Yan na yung forma pag naka-andar na yung switch natin. Ang i-test natin una is yung dito sa right side banda. Unahin natin itong extra switch niya. So, itong extra switch, bali, ni-wiring ko dito yung extra na ilaw, yung sa front panel. So, yan yung extra na ilaw ko. Dito ko tinap yung switch na positive na extra switch dito. So, i-try natin paandarin. Yan. Yan yung extra switch natin. Tingnan nyo mga bay. Yan. Bali, ang wire nito is yung dalawang blue nandun sa socket. Dun ko tinap yung positive wire. Then next naman is itong 3-way switch natin. Itong off, itong park light sa gitna, then sa headlight. Try natin yung park light.
Yan, yan yung park light niya mga bay. Then, itong sa dulo, yan yung pangatlo, yan yung sa headlight, dapat nakaandar yung motor. Itong isa, yung engine start natin. Then, yung sa taas is engine stop. Yan, on off siya mga bay. Bali, nitap ko ito sa ignition wire. Ito yung dalawang yellow wire, positive siya. Tinap ko dun sa ignition wire. I-test natin itong engine start at saka engine stop. Then, yung headlight niya. Tara mga bay. So, i-check natin yung engine stop niya. Yan. Naka-off lahat yung motor. So, i-on natin yung engine stop natin na i-on natin. Yan, naka-on na yung motor. So, pag naka-off yan, tapos yung susi, ah, naka-on, hindi yan aandar mga bay. Yan, kita nyo. Hindi yan siya naandar. Kahit anong start niyan, hindi yan naandar. Dapat talaga, i-on nyo yan. Yan. So, dito naman tayo sa left side. Unahin natin dito sa hazard light. Yan, yan yung hazard. Merong sign na hazard. So, check natin. Yan, function yung hazard natin mga bayo. Hindi makita dito sa light natin kasi walang signal light yung motor natin. Yan, walang signal light. Tinanggal ko. Pero function siya kasi nag-ilaw yung signal light indicator niya. Yan, off natin yung hazard. Then, itong signal light left and right. Try natin. Yan, nag-function pa rin yung signal light mga bay. Off natin. Yan, then sa right side na signal. Yan, function siya mga bay. Then, ang next naman is yung horn natin. Yan, yung horn switch natin. So, pandarin natin. Yan, napakalakas ng horn natin mga bay. So, ngayon, ang next natin na pandarin is yung high and low at saka passing light. Yan, yung mga switch sa headlight. Yan, dyan. So, dapat naka-andar yung motor bago mag-function itong mga headlight switch natin. High and low and passing light. Dapat naka-andar yung motor. Pandarin natin. Doon natin yung headlight. Yan. So, high and low. Yan. So, yung passing light niya, off natin yung headlight. Passing light natin. Yan. Yan mga bay. So, bali na test na natin yung mga function ng illuminated switch natin. Yan, kita nyo. At saka na-explain ko na din yung mga wiring niya, mga kulay niya. So, kung meron kayong mga tanong or mga inquiries or kung gusto nyong bumili nitong illuminated switch natin, yan, i-PM nyo lang ako sa Facebook, Louie Encanto. Pwede na kayo na magkabit. Tingnan nyo lang yung video ko, yung explanation natin sa mga wiring. At saka kung hindi kayo sigurado sa wiring, pwede nyong buksan itong switch at saka i-locate nyo yung mga push button niya, mga wire. Then, ilipat nyo yung mga socket niya. Tsaka, magbili din kayo ng extra socket para malinis yung pagka-wiring nyo dito sa extra switch at tsaka sa engine stop. Yan. And there is plug and play na lang yung mga wiring mga bay. So, yan mga bay. Perfect na perfect mga bay. By Encanto Motorworks. Meanwhile,